Magandang araw. Ang topic natin ngayon ay paano magdagdag ng themes or skins sa ating Android head unit. Ito kasi yung do sa previous video ko, napanood nyo yun. So, sinetup natin itong ating team na may mga shortcut siya. Ito mga nakikita natin dito sa kaliwa, Maps, Waze, Spotify, tsaka nandito sa kanan. So, paano naman kung gusto natin, medyo nagsawa na tayo, gusto natin magdagdag ng additional shortcut. So, papakita ko sa inyo ngayon yung paraan na makakapagdagdag tayo, pero hindi na natin kailangan burahin itong ginagamit natin ngayon. So ito, simulan natin. So scroll down tayo. Ito may makikita tayo dito sa lower portion na medyo gray siya. Ito makikita natin yung nasa kaliwa. Ito yung default na binigay sa atin na theme. Para makapagdagdag tayo, ito may makikita tayo dito sa kanan na add window. Lapit lang natin. So yan, kiklik natin yan. Tapos pansin ninyo pagka-click na pagka-click natin, nagkaroon siya ng parang blanco na window. So ngayon, ito yung medyo tricky part to, so ito mag-pay attention tayo. So para mapagdagdag tayo dyan, kailangan natin siyang i-click. Yun nga lang, depende sa ating Android head unit. Ito kasi pagka-click mo agad, may lumalabas na window. So ngayon, ang kailangan kong gawin dyan ay kailangan mo na mag-back. Papansin nyo, ganyan. Back lang ulit. Parang bumalik siya. Back ulit. Sa pa ulit, back. Sa pa ulit. Ayun. Medyo pagtsatsagaan lang po natin. Well, pumukhang bug kasi ng head unit ko to. Pero ngayon ito parang naka-highlight na siya na white. Yung box na yan. Ngayon, pag meron ng ganyan, i-click lang natin dito, hanapin natin yung set themes. Set theme. Ito. Parang lapis. Ang kanyang icon. So, click natin yan. Ngayon, lalabas yung theme na gusto nating ilagay. Piliin natin kung gusto natin sa premium or free. Kukuha ko yung nasa free. Ayun, magdagdag tayo. Dagdag natin yung letters. Tapos, click lang natin itong set theme. May lalabas, do you really want to replace current theme and reset all widgets? Click lang natin, okay. Okay, so nag-take effect na. Tingnan natin. So, balikan lang natin yung window. Yung pinakita ko kanina. So, makikita natin, dalawa na sila. So, balik tayo. So, ngayon, pag mag-switch ka between sa naunang team na ginawa natin, dito sa bagong dagdag naman natin. Ayan. Swipe, swipe, left or swipe, right lang po ang gagawin natin. So, ayan. Kita nyo naman, hindi na bago yung mga kinustomize natin doon sa nauna natin ginawa. Tapos, pabalik tayo doon sa bagong dagdag natin. Ito, pwede rin natin i-customize naman itong dinagdag natin. Ito, narito. Palitan natin yung music icon, change action. Gawin natin siyang waste. Yan, makikita natin. So, ngayon, gusto natin pa magdagdag. Balik lang tayo, gayahin lang natin yung ginawa natin.
click lang tayo ng click dito sa add window. Ang maximum na pwede nating ilagay dito ay 6. So, nakadalawa na tayo. So, pwede pa tayo magdagdag ng 4. So, ito gawin natin. I-demo ko na rin paano para makita natin ano siya ginagawa. Click lang natin, add window. So, yun, meron ng isa. Click pa natin. Dagdagan. 4 na sila. Isa pa ulit. Okay. Pang-5. Isa pa. Okay, 6. So, yun. Pag magdadagdag tayo ulit ng team sa bawat isa yan, gagayahin lang natin yung una kong pinakita. Click lang natin. Tapos pagtiyagaan lang natin na mag-back. Isa-isa lang po. Okay, makikita natin naka-highlight na. Ay, sorry. Back lang. Nakita na natin naka-highlight na puti na yung box. Hanapin natin ulit yung set team. Actually, pwedeng dito, pwede rin yung nandito sa taas ang piliin natin. Mas madali itong nandito sa taas. Pili tayo ulit ng idadagdag natin. Pili tayo ng ito si desk. Dagdag natin siya. Tapos click lang natin yung set team. Click lang din natin ulit tong okay. Ayan, nadagdag na. So, pwede din natin ulit pong i-customize siya nang naaayon sa mga gusto nating apps na apps or widgets na makikita natin dyan. So, balik lang tayo. Tapos, dagdag pa tayo ulit dito sa tatlo po ulit. Yan lang po yung medyo tricky part, yung para makita nyo siya at maklik na ito. Ito kasi yung nakakalito eh, dahil paano nyo masiset yung theme per window. So, pero sundan nyo lang po itong pinapakita ko sa inyo, back. Pindutin nyo lang yung back icon or back button. So, konting tiyaga lang, may lalagay naman na natin yan. Dagdag tayo ulit. Ito ang isa, Panelix. Naman, tapos click lang natin yung set team. Click lang natin ulit yung okay. So, yan. Ganyan yung design niya. Pwede nyo going on the emblem yung nasa gitna. Marami rin choices yan. So, nasa sa inyo na po. Siyempre, kung anong gusto nyo, pwede rin natin ulit i-modify yung mga widgets na yan. Dagdag pa ulit. Click tayo. Tapos ito pa ulit. Click natin ulit to. Back button lang. Back button. Back button. Back button. Op! Ayan, nakita nyo. Naka-highlight na ulit ng white na box yan. So, click lang natin ulit yung set team. Balik tayo ulit. Hanap tayo ulit ng idadagdag natin na dito. Ba gusto natin? Dagdag natin si Commander. Lang okay. Back lang. Tapos ito ulit. Isa pa yung last na slot natin. Click. Pagka-click, pa isa-isang back. Okay, naka-highlight siya. Click lang natin ulit ng set team. Hanap ka ulit ng team na gusto mo, either premium or free. Uh,
Kung so, gusto niyo to si Raid, dagdag natin yan. Click lang natin yung okay. Ayan, nadagdag na. Ito, ayan, pakita ko sa inyo, ayan, meron na tayong anim na team. Balik tayo lang doon sa nauna. So, ayan, makita nyo naman, hindi napakialaman yung original natin na ginawa. Nandyan pa rin yung mga kinustomize natin na widgets or shortcuts sa mga gusto nating applications. Ngayon, pag mag-swipe ka na lang left or right, ayan na. Makikita na natin yung mga nadagdag. So, at least, depende sa activities nyo siguro. Siyempre, kung minsan, pag Monday to Friday, iba yung activities natin, iba yung mga naka-up na nakalabas sa atin. Pag weekends naman, iba rin yung gusto natin. So, at least, ito kasi medyo mas mapapadali ng konti ang buhay natin kesa naman lagi mong binabago-bago yung shortcut sa main screen mo. At least ito may option ka na madali na left or right lang ang pag-switch mo. So, ayun po. Sana na may natutunan tayo dito. Additional tips. Nag-enjoy kayo. Pa-like and subscribe na lang sa ating YouTube channel. At maraming salamat po.